Magsitayo po ang lahat. Pangalo ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagmamahal na aming maaasahan, nagiging dalisay at matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makaiiraw kapag hindi mo pinatnubayan. Kaya't sa pagsubaybay mo, lagi mo kaming pangasiwakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon.
kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya'y ketongin, siya ay sinaaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tsak nagagaling siya." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at pagdalhin kita ng sulat sa hari ng Israel." At lumakad nga si Naaman. May dala siyang 30,000 putol na pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat, "Mahal na Haring Horam, ang may dala nito ay si Naaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalikin ang kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo sa papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel." Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin nito ay si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa Ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang inyong katawan. Gagaling ang inyong ketong." Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umulis. Sinabi niya, "Akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid, tatawagan ng Diyos niyang Panginoon sa Ilog Jordan, at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo." At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, "Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis?" Kaya, nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya sa ilog ng Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayoy napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay walang iba. Kailan kaya maaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag
buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik, sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog, yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Magsitayo po ang lahat. Sa Diyos nagtitiwala ng lubos sa salitang nagdudulot ng pag-ibig na mataos upang kamtin ang pagtubos. Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propeta na kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babae na balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at magkaroon ng matinding taggutong sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias kundi sa isang babae na balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketungin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit ang lakat ng mga nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat.
marami sa mga kababayan ni Jesus na hindi naniniwala sa Kanya. Ayaw siyang tanggapin nila bilang Mesiyas ng Diyos Ama. At sapagkat ayaw nilang tanggapin si Jesus, ayaw nilang pakinggan ang kanyang mga turo, mga pangaral para sa kanilang ikabubuti. Ano kaya ang mangyayari sa mga kababayan ng Panginoon? At sapagkat ayaw nilang pakinggan ang mga aral ng Panginoon, mapapahamak sila sa iba't ibang paraan. Hindi gaganda ang kanilang buhay sa lupa. Hindi magiging maayos ang kanilang buhay. At pagkatapos ng kanilang buhay sa lupa, hindi sila matatanggap sa langit. Tayo, kung ibig natin maging maganda ang ating buhay sa lupa, at pagkatapos ng ating buhay sa lupa, langit ang ating tungo. Paniwalaan natin si Jesus na siya ang sugo ng Diyos Ama sa atin. At ang lahat ng kanyang turo, pakinggan natin mabuti at isagawa sa ating buhay. Magsitayo po ang lahat. Si Jesus ay hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan. May pananampalataya na tinatanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, at nananalangin tayo sa ngalan niya. Ang ating tugon, Panginoon, tulungan mo kami na magmahal ng tulad ni Jesus. Panginoon, tulungan mo kami na magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpahayag ng salita ng Diyos ng may tapang at isabuhay ito ng may paninindigan, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami na magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga magulang na Kristiyano naway maging malakas upang makasunod kay Kristo na siyang daan at ang katotohanan at ang buhay, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami na magmahal ng tulad ni Jesus. Ang ating pagpapakasakit ngayong Kwaresma, naway gawin nating higit na bukas sa mapagligtas na pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga may sakit na nahihirapan sa kanilang kalagayan, naway makita ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pangangalaga at malasakit ng kanilang mga pamilya, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami na magmahal ng tulad ni Jesus. Ama naming makapangyarihan, sapagkat wala sa amin lumalapit kay Jesus kung walang
kung hindi mo kami akayin sa Kanya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo. Sumasabot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Panalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paglilingkod sa pag-aakin ngayon ay lubusin mo sa aming pakikinabang. Sa dulot mong kaligtasan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa magbabakasakali mo na kami ay bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinakayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inikakandog ang pagkakataon na aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunye natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birgen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kakariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Maraming salamat po. Hanapoy ay nanghina, init ng pag-ibig, dahang-dahang ng lamig. Sa bitis ng panahon, ang panggagay nalimutan, puso na inalay ay binawin ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo, pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, ugasan mo, palitan ang aking puso. Oh, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Nagbabalik loob ako sa'yo, pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Oh, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magdulot
nawa ng kadalaysayan at magkaloob ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.